Hello everyone, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Kung kayo po ay baguhan pa lamang sa channel na to, I would like to invite you to subscribe to this channel and to click on that notification bell icon so that you will get notified of our future videos. Maraming salamat po. Ang Lupong Tagapamayapa po ay isang administrative body na ginawa ng batas upang pamahalaan ang sistema ng hustisya sa barangay. Sa legal na perspektibo, hindi po ito korte o hukuman. In other words, ang Lupon o Pangkat ay hindi po naglilitis at nagdedesisyon ng kaso kagaya ng ginagawa ng hukuman o ng huwes sa korte. Isa po sa mga paraan sa pag-aayos ng hidwaan sa level ng barangay ay tinatawag na amicable settlement o payapang kasunduan, kung saan hinuhugot mula sa mga partido ang resolusyon ng hidwaan sa pamamagitan ng mediation proceedings kung ang pag-uusap ay ginagawa sa harap ng punong barangay, o conciliation proceedings naman kung ito ay ginagawa sa harap ng pangkat tagapagsundo. Arbitration proceedings naman po ang tawag sa proseso kung saan may taong didinig at magdedesisyon sa kaso, at nangyayari naman ito kapag nagkasundo ang mga partido na isumite ang kanilang hidwaan upang ma-resolba sa ganitong paraan. Sa pagkakataong ito, ang mga partido ay nasa ilalim ng obligasyon na sundin ang anumang desisyon na nakapaloob sa arbitration award na ibibigay ng arbitrators. Sa mga hidwaan na idinadaan sa arbitration proceedings, ang kasunduan ay kinakailangang nakasulat. Ang magsisilbing arbitrator ay ang Lupon chairperson o pangkat. May mga kaso pong kinakailangang dumaan muna sa Barangay Justice System o Katarungang Pambarangay bago ito maaaring dalhin sa husgado. Isa na po rito ang hidwaan sa lupa. Ibig sabihin, kailangan mo munang idulog sa barangay ang isang sigalot o hidwaan sa lupa katulad ng question o conflict sa pagmamayari o ownership ng lupa, boundary dispute, possession, o maging yung tungkol sa pagpapaupa ng real property. Kung hindi naging matagumpay ang pag-uusap sa barangay o Barangay Lupon dahil sa hindi pagkakasundo ng mga partido, saka lamang makakatanggap ng certificate to file action mula sa barangay ang isang complainant. Ang certificate to file action na ito ang isa sa mga requirements bago siya papayagan ng korte na magsampa ng kaso. Ang kawalan ng certificate to file action na ito ay isang basihan na ma-dismiss o maibasura ang isang kasong isinampa sa korte for lack of cause of action. Question, lahat ba ng hidwaan sa lupa ay kailangang dumaan sa barangay? Ayon sa local government code na siyang batas tungkol sa katarungang pambarangay, the lupon of each barangay shall have authority to bring together the parties actually residing in the same city or municipality for amicable settlement of all disputes, except where the dispute involves real properties located in different cities or municipalities, unless the parties thereto agree to submit their differences to amicable settlement by an appropriate lupon. Disputes involving parties who actually reside in barangays of different cities or municipalities, except where such barangay units adjoin each other and the parties thereto agree to submit their differences to amicable settlement by an appropriate lupon. Ang ibig sabihin po nito, hindi sakop ng authority ng Barangay Lupon kung ang paksa o subject ng hidwaan ay real property or properties na matatagpuan sa iba't ibang lungsod o munisipyo, maliban na lamang kung ang magkabilang partido ay nagkasundo na ayusin ang kanilang hindi pagkakaintindihan sa pamamagitan ng mapayapang usapan sa harap ng tamang lupon. At hindi rin po sakop ng authority ng Barangay Lupon ang mga hidwaan sa pagitan ng mga taong aktwal na nakatira o actually residing sa mga barangay ng magkaibang lungsod o munisipyo, maliban na lamang kung ang nasabing mga barangay ay magkatabi at ang bawat partido ay nagkasundo na arigluhin ang kanilang hidwaan sa pamamagitan ng mapayapang usapan sa harap ng tamang lupon. Ang ibig sabihin ng actually residing ay ang physical
na presensya doon mismo sa lugar. Meaning, kung ang isang complainant ay hindi naman residente ng munisipyo o lungsod kung saan naroroon ang property in question, hindi siya obligado na idaan sa Lupon ng barangay ang kanilang dispute o hidwaan bago niya ito maiakyat sa korte. Halimbawa nito ay kung ang complainant ay nakatira sa Cebu City habang ang property in dispute naman ay situated in General Santos City. In that case, the prior referral to the Barangay Lupon is not mandatory. But again, the parties are not prohibited from referring their conflict sa barangay upang ito ay maresolba. Sa kaso po ng Pascual versus Pascual, ito po ang naging paliwanag ng Korte Suprema. In the 1982 case of Tavora versus Villoso, this court held that where the parties are not actual residents in the same city or municipality or adjoining barangays, there is no requirement for them to submit their dispute to the Lupon as provided for in Section 6 vis-a-vis Sections 2 and 3 of PD 1508 or the Katarungang Pambarangay Law. By express statutory inclusion and exclusion, the Lupon shall have no jurisdiction over disputes where the parties are not actual residents of the same city or municipality, except where the barangays in which they actually reside adjoin each other. In the 2000 case of Vercede versus Hernandez, this court noting that the Tavora ruling reiterated in other cases including the 1996 case of Agbayani cited by petitioner was decided under the provisions of PD number 1508 or Katarungang Pambarangay Law, which were, except for some modifications, echoed in sections 408 to 409 of the Local Government Code, which took effect on January 1, 1992, held that the Tavora ruling remained. Isa pa pong sitwasyon kung saan hindi mandatory ang pagdaan sa Barangay Lupon ay kung ang isa sa mga partido ay ang gobyerno mismo o anumang ahensya at opisina ng gobyerno, kasama na rin dito yung mga subdivision o instrumentalities nito. Hindi po kasi itinuturing na individual o natural person ang gobyerno o anumang subdivision o instrumentalities nito na maaaring maging partido sa Katarungang Pambarangay. Iniiwasan ng batas ang posibilidad na gamitin ng gobyerno ang kanyang impluensya upang mas mabigyan ito ng pabor sa anumang kasunduan na mangyayari sa ilalim ng Katarungang Pambarangay. But then, kung maliban sa gobyerno ay may kasangkot pang pribadong tao sa magkabilang partido sa hidwaan, kinakailangang dumaan ito sa Katarungang Pambarangay. Ganun din po kung ang isang partido ay opisyal o empleyado ng gobyerno at ang hidwaan ay may kaugnayan sa kanyang opisyal na trabaho. Hindi sapat na ang isang partido ay opisyal o empleyado lang ng gobyerno, kinakailangan na ang kanyang reklamo o ang reklamo sa kanya ay may kinalaman sa kanyang opisyal na tungkulin o trabaho. Maliban po dito, ang isang administrative complaint o administratibong reklamo na isinampa laban sa isang pampublikong opisyal ay hindi maaaring idaan sa amicable settlement dahil salungat po ito sa polisiya ng Estado na bantayan ang responsibilidad, integridad at propesyonalismo ng mga nasa pampublikong serbisyo. Alinsunod po ito sa prinsipyo na public office is a public trust. At sa ilalim naman po ng Administrative Circular number 14-93, hindi na mandatory ang dumaan pa sa Barangay Lupon kung ang reklamo ay laban sa isang korporasyon, partnership o juridical entity o kung ang nagre-reklamo ay isang korporasyon, partnership o juridical entity. Ito po ay dahil hindi naman maituturing na isang individual o natural person ang isang korporasyon, partnership o juridical entity na may kakayahang makipag-usap at makipag-negosasyon. Ganon din po kung ang hindi pagkakaintindihan ay tungkol sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform dahil nasa ilalim po ito ng jurisdiction ng Department of Agrarian Reform o ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB. At sa ilalim naman po ng Section 412 ng Local Government Code, pwedeng dumiritso na ang isang partido sa korte kung may hiningi siyang provisional remedy o agarang action o relief
mula sa korte katulad ng pagpigil ng isang gawain na makakapagdulot ng danyos o pinsala sa kanya, katulad ng isang nakaambang na demolition o isang ongoing na construction doon sa pinag-aagawang property. Ganoon din kung kailangan niyang mahabol ang pagsampa ng kaso upang maiwasan ang prescription ng kanyang legal action. May mga kaso po kasing pwede lamang isampa sa loob ng certain period of time o number of years. Ang statute of limitations po ay naglilimita ng panahon kung kailan ang pwedeng isampa isang kaso. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na to, sana po ay mag-subscribe po kayo. And please don't forget to hit that notification bell icon so that you will get notified of our future videos. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. Ingat po kayo.